Sup mga Repa, JP ang vlog here. Papunta tayo ngayon sa Malampa, Bintar. So galing tayo sa paninaan, no? Ito yung off-road section. Try natin yung performance ng GoPro natin sa gilid. Tignan natin yung suspension ng XRM. For me, itong XRM for daily use, maganda siya, especially in off-road, no? Sa mga ganitong mga off-road difficulty. So maganda yung performance, tapos yung suspension sakto sa mga Asian sizes tulad namin. Kahit tayuan mo, yun. Advantages niya, yung price range maganda mga repa, no? Yung issue lang ng mga XRM 125, yung palaging nabobottom. Kumbaga bottom yung sa belly pan niya, sumasayad pag ano, pag sobrang taas nung cliff or kaya yung mga off-road, so obstacles, so masayad, no? Pero although that, you can buy a crash guard for, or a, ang tawag doon, protection sa baba ng ano, belly pan, no? Para fully armored siya. Yung bago kasi na XRM, FI na siya. So, may nabibili na din na protection yon sa baba. So, for the XRM na ginagamit ko, yung Motard, may tatlong klase kasi ng XRM, mga repa. Yung pinaka mura, yung drum brake sa likod, o kaya tinatawag nilang XRM DS or dual sport, I mean dirt sport, no? And then yung Motard, so yung Motard, so dual disc brake na po siya, then nakamags po siya, no? As a Motard, kasi mga klase ng Motard nakamags, no? Yung mags ng GXRM kasi NK siya, yung tatak, so maganda. Then yung mga disc brake ng Honda, Nissan calipers, so okay siya, no? Maganda sa grippy, so well performing kasi yung Nissan tsaka yung Brembo, dalawa yung model na yan. Then sa ano naman, sa third category ng XRM, yung pinakamataas nila, yung Extreme. Yung Extreme, naghalo yung Motard tsaka yung dual sport doon. Yung Extreme kasi dual disc brake siya, and spoke type siya mga repa, hindi tulad nung Motard kasi naka mags, no? Yung Extreme, naka ano na siya, naka spoke type, durable for off-road. Manarang hits. May naalala ko pala, may customer pa ako dito. Isa. Puntahan natin mga repa nang. Bundok. Taas. Alrighty. Alas 12 na. Tignan nyo man naman yung XRM, oh. Kayang-kaya. Shoutout pala kay ano, Mark Blas. Natigat mararang, no? Ang mechanic ko. Taga dito siya, no? Bale, parang naikamang sa Ilocano. Yung misis niya kasi taga dito, if I'm not mistaken, no kare pa. Pero hindi tayo pupunta sa pinakabuntas ng bundok, no? Dito lang tayo sa customer ko dito. So, later on mga kare pa. Nagaling na yun sa mga customer ko dun sa baba ng Malampa. Di pa ako nakapag-lunch. Nung oras na ba? 12:54 na tanghali pala. Sorry, tanghali. 12:54 ng tanghali. Pababa na tayo sa bundok ng Manarang. Thank you.
Alrighty. Then pupunta tayo sa Malampa, mga reba. Labit na tayo sa Malampa. Bintar. Part pala ng Bintar pa rin to, mga reba. Pero north of the river lang siya. Hindi siya sa south. Karamihan kasi alam nila ang Bintar ay sa kabila lang, south na lang. Pero meron tayong north. Shoutout frontrunners. Thank you pala, shoutout sa aking jersey, Team Gravity. Sobrang cold siya, mga reba. Pasok ang hangin sa loob. Airflow na airflow siya. Kahit gaano kainit. Sir Gian, salamat sa aking jersey. Kaparating na naman ang aking bagong jersey, mga reba. Titignan nyo ang bago kong jersey. Thank you, Sir Gian. Nakita ko tong jersey na to kay ano eh, kay aking idol Motodek. Nagandahan kasi ako. Okay ba mga reba? Black and white. Op, wala pasukan. Iikot pa tayo doon sa dulo, doon pa lang dulong wala na. Up, homie. Motodek inspired.